Morning. Ay, Ma'am Lorna. Pasok mo na kayo. Apo. Andito po si sir. Wala pa ho eh. Ah, sabi niya kayo niya ako. Sabi niya ka. Teka, gay i-text mo kasi, boss. Pasok mo lang po kayo. Apo. Sana po. Mag-breakfast muna po tayo. Ay, apo. Ayaw pa i-review ko. Saan siya makikita? Na naman. Kababalik mo pa lang. Kaya yung umalis, hindi ako. Bahay lang ako. Eh, sabay-sabay ito eh, ma'am. Birthday niya! September. Hala, 24, di ba? Hala, birthday niya, Miss Ella Pumal. Ay, happy birthday, Ella. Ganda. Wala nang nawal. Invite mo kami. Didiretso tayo sa banyo ngayon. Makakasama natin ang kapitapitagang konsehala. Sabi ni Ma'am Lorna, pwede ka dito yung mag-celebrate. Kasi marami tayong gagawin kay Ma'am Lorna. Ma'am Lorna, ang sarap. Wow. Marami po yung mga native na gulay dito sa atin. Oo. Oh. Ano pong mga native na gulay, ma'am? Siyempre po, yung mga puso, yung dahon ng ampalaya. Dahon ng ampalaya po na yan ay tumang. Gagataan nila, tapos magluluto sila ng kamatis. Dahon ng ampalaya, may gata? Opo, may rami pong kamatis. May talong na, ang tawag po dito dun sa talong ni Rain, araw-araw. Kasi araw-araw may bunga siya. Oh, wow. Maliliit na talong ba? Bilog, maliliit. Yung po maliliit lang yung natin. Bakit yun na? Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Saan po nakatira si sir? Sa doon po, sa Marcos Highway. Ah, okay. Kala ka nga po, sabay kayo eh. Kanina, kausin mo siya. Tumawag siya kanina. Swalo po, lagi po siyang nasa Impanta. Impanta. Mahilig siya sa fishing talaga. Ngayon, makakapag-fishing ka na. Sa kanina. Hindi pa daw ready yung Impanta, sabi niya, next week daw. Kailangan makahuli ka ng isda. Kung hindi, wala pa yung ulam. Ano pong meron sa Impanta? Bali po ay nagpapagawa lang po siya ng rest house. Kasi nga po, mahilig siya sa fishing. Ayaw niya na pong weekly po, nandun siya. Ano po yun? Ilong? Dagat? Dagat. Oh. May ikuban po siya. May bangka din. Pacific na yun ah. May bangka din po siya. Well, pupunta tayo Pacific. Pupunta talaga yung kanyang hubby. Ang galing naman ng pagkakaroon. Ano po ito? Banana cube. Ay, banana cube. Ba't ang sosyal ng tsura? Busy ko yun sa ano? Bayan? Yes, sir. Kaya po ako ganun sa Baguio eh. So, tatapos lang po ng aming budget hearing. For 2023? For 2024 na? Bali po ay ang committee ko po ay finance and appropriation. Kaya po ako kasama ng executive department. Sa'yo rin ang agriculture? Akin din po. Grabe. Hindi ako makaluto ng ganito kalapot. Ano gagawin? Malakit po yan. Totoong malakit kasi. Yung glutinous rice. Pag bumibili ka kasi ng ano, fake yun, may halo. Baka ba ang nabibili nyo ay imported na glutinous rice. Hindi din siya nagkakapit ka. Opo. Sarap. Saan po kayo dumaan dito? Sa Pihilya o dito sa... Nag-Marcos Highway po kami. Akala nga ni Daddy, naliligaw siya. Matandaan ni Ella. Hindi, dito tayo lumabas. Pag sa Marcos Highway lang po, ang daming biker. Ngayon po, konti kasi umuulan. Kain? Kain po.
Hindi sila naglabasan. Oo nga. Hobby niya lang talaga itong farming at ano, fishing. Kasi fishing mo talaga. Ang talaga. Tapos sa iyin niya po, dahil may ganito, natayo din siya ng pet shop. Okay. Saan po yung pet shop, ma'am? Hindi po sa area ng Park. Barangay Mambugan po, sa Antipolo. Pero ang tagal na umubos yung lansones niyo. Kasi matagal na nung pumunta kami dito. Uh-huh. Matagal na po. Mga, pero may konti-konti pa po. Yung may last na bisita kami last 2 weeks. Ayun, naubos na. Ah, kasi hindi sabay-sabay na ihinog. Yung after po na pagkapunta dito, after a week, marami na. Yung sobrang dami na. Halos po, ang napita sa amin dyan siguro, mga 400 kilos. Wow. Wow. Mahay, itsura na yun. Oo, kasi dito po. Mga kahit pa siya ay 3 to 4 years, bumuo na siya. Ubus na lahat, nabenta lahat. Marami po ay pinamigay. Pag-away. sa mga bisita, dinadala ni boss doon sa mga friends. Doon po sa pinuntahan niyo, si Major Pelion. Ang dami din. Siguro mga naubos na din yung kanya. Iwan ko lang po yung kanyang durian. Baka overripe na din kung hindi naubos. Ito ang durian na, ilan anak mo? Dalawa po yung anak. Tapos na din. Isa pong kasama ko na sa munisipyo, siya po yung LYD. Naman po isa ay sa EY. So, ayun sa niya, sa financial analyst po. Social? Social? Tapos yung husband mo, mom? May farm supply po ako na matanda. Sa bayan po? Sa bayan. Yun po yung aming business. Yun po yung line natin yung trabaho. Yun ang alam lang. Na nakuha ko po sa isinabay na sa habang nagpapalaki ng anak, kailangan may extra income. Oo. Lalo po ngayon, hindi pag-elected official na talaga. Malaki ang gastos. Kasi wala namang budget ang concern. Wala naman po. Kasi nga sa legislative, meron pong konti, representation alam. Pero hindi kaya. Oo. Sa dami ng ano, nahihingi ng tulong. Marami pong nahihingi tulong. Bale po ako ay, kahit hindi para pala po ako konsehal, may mga partner po akong mga beneficiaries niya. One po, pang mga foundation. Mabuhay Deseret Foundation. Kinagobern po siya ng Latter-day Saints. Tagal na po kami nagdadala. Latter-day Saints, so ba kayo? Hindi po. Pero sila po yung nag-finance ng foundation. May mga iba din po mga private, pero mas malaki po yung sa Latter-day Saints. Marami na po dito. Siguro thousands na po yung mga naoperahan sa mata, katara. Sila po ito. Actually, bukas po naman may dental vision kami. Bukas? Saan nyo gaganapin? Sa plaza po. Mga bisita din po, mga friends po ni Boss Jimmy din yung mga doctor. Marami pong programa ang kaming mayroon. Before po ang Santa Maria, hindi yung ganito. Masipag yung mayor niya? Ha? Masipag? Masipag. Bali po, before ay mag-asawa po sila. Hindi ho, sila ho yung nakapagpakilala ng Santa Maria sa akin. Dahil wala yung pinapagkama lang kami sa Santa Maria, Bulacan. Meron pa lang Santa Maria, Laguna. Pero dahil nga po sa tulong-tulong. Tsaka sa lahat ng Laguna, ito yata yung out of way. Kami po ay tail and founded ng Rizal and Quezon, kaya medyo malaki yung aming problema sa mga sa boundaries. Kasi syempre ho, ang ganda na nung taas. Lahat interesado na. Yung sa dito sa kabila, Infanta. Inaagawan kayo. Talaga na nasa pa na po, nasa korte na po yung aming kaso sa boundaries. Simula po nung nagka-COVID, at pumutok yung bulkan, tumaas yung panami dito. Presyo ng lupa. Ng lupa, no? Dito naglipatan ng mga dito tao. Ang dami, talagang biglang-biglang. Yung dating 150, 100 per square meter. Ngayon, 1,000 pa yun. Yung pang bundok na yan, dati walang pumapansin dyan. Ang dami invest.
1,000 parang residential na yun, ha? Pero may pumapatol, lalo na yung Melinda area ng Calabar, na Marilake. Oo. Ano po yun doon sa may dulo. Yung may signage ba? Kayo ng ano, ang ganda doon. Uh-huh. Yung may signage ng Santa Maria. Yeah, yun po, yan. Ganda doon. Bali po yung may-ari doon sa taas, at saka doon sa may baba, ay friend din po ni Boss Jimmy. Ang ganda po ng area niyo doon sa Matalino. Ganda nun. May isang kung gusto niyong pasyalan, pwede din po ito. Magaganda yung rest house niya. Private din. Kaya hindi pa nag-call si Boss? Hindi po. Kasi sabi niya, ano, wala daw signal. Butit na tumawag. Natawagan pa daw niya ako kanina. Baka nga nasa Rian. Kaya na siguro natawagan kayo. Sinabi niya mawala siya na siguro. Maaga naman na doon yung kanina. Pero si Sir Jimmy, matagal na niyang property to? Mm-hmm. Almost 15 years na to. Ano? Lampas pa. Matagal na siya. Ha? 18 years na. Matagal na siya rito. Dati po, hindi pa yan, hindi naman yung ganito. Ito yung malalalim na lugar. Mm-hmm. Yung pong kalsada na diraanan nyo, tambak lang yun. Mm-hmm. Kami kompleto dito. Kaya lang nung nagkaroon nga na problema sa ESM, natigil yung babuyan. Mm-hmm. Ibang activity namin dahil nung nagka-COVID. Ayusin po ulit namin kasi... Integrated farm kayo talaga? Dati lahat ho, meron kami. Dito ay... May mga alaga kaming mano, may alaga kaming guinea pig. Mm-hmm. Ang agriculture na naman po, minsan talagang nalulungge. Ganun talaga. Lahat. Noong una po kasi ang approach namin organic. Kaya nga lang ay... Hirap din. Hirap din. Income. Kaya lang, hanggang ngayon naman itinutuloy po namin, especially sa mga vegetables. Kasi kami naman ang kumakain, you know, para safe naman talaga kaya. Hindi nga lang po namin magawa sa rice kasi nakakontract po kami sa DA. Ah, kasi ano, seed production to? Seed production po. Bawal lang may damo kasi hindi kailangan. Kaya nakakagamit talaga ng synthetic. Kasi ngayon lang pinitas habang kayo kumakain ng lugaw. Kapipitas lang. Ngayon lang po. Nung paglabas ko lang. Tapos ma'am, dun sa side mo, ano i-discuss natin? Pwede po yung rice production. Nice. Tapos itong mga high value crops namin. High value crops. High value crops. Sige. May area po kami dun sa high value crops. Makikita po lahat yung lansones. Rambutan doon po sa kabilang area. Although hindi natin kaya kakayatin lahat. Pero doon sa may side naman, mapupunta naman po natin. Dito po. Kaya dito po ay lahat po yun dito. Hindi na po kami nagalagay ng synthetic. Kasi nga po, yung continuous na paggamit namin ng organic fertilizer. Dahil kami na po yung nagpo-produce ng sarili namin organic. Kaya yun mo yun. Mapalagay lang sa lupa. Mabilis lumang. Ano po yung organic fertilizer nyo? Chicken manure po. Nagalagyan lang po namin ng effective microorganism. Tapos yung tawagin po namin dito ay isang po pag hindi available yung nabibili na. Anong tawag nga doon, Gay? Yung nagre, honey, yung ating pulot na binabili. Sinahalok sa pigs. Molasses? Molasses. Yun. Isang po. Asukal na pula lang ang tinitimpla namin. Nag-ano kayo, ma'am? Nagagawa kayo ng fish amino acid? Dati po. Doon po kami nag-start. Dahil nga lang ho, siguro hindi naging busy na lang kami. Kasi, siyempre, noon kami nag-start dito, malaki yung expenses. Ang naging kuhan ko po kay Boss Jimmy, nung makapag-invest na siya, kailangan umikot na kami dun sa puhunan niya. So, di minsan may natatalo sa labor, ganun. Hindi na laborious ho yun eh. Ibig sabihin, kailangan talaga may isang assign na tao na siya lahat gagawa. Eh, pag nag-ilan lang naman po kami dito, lima. Sa paunti-unti, nawawala. Pag medyo pa, gagawa na naman kami. Kaya, minsan wala. Ngayong mga panahon ito po, hindi na namin nakaya. Kasi napasabay nga yung mga pagbababoy. Tsaka lumaki na po yung fish pan. Halos nawala na. Pero nag-start po kami lahat. Gumagawa kami.
Marami po kami nakabaon dyan, madram, sa lupa. Ngayon, yung mga sa Kawayan, doon gumagawa rin po. Mga jar. Yun po yung ginagamitan. Siguro, nag-benefit pa rin po ang farm hanggang ngayon. Kasi nga ho, siguro, yung lumawak na yung, kumalat na yung mga microorganisms na nagagawa, na napoproduce na yun, nagagawa yung mga talagang nasa halaman, nakukuha. Dahil laging ready, available po yun. Ito po, kahit minsan diyan mga lalagyan ng fertilizer. Pero talagang bumubo. Ganda pa rin, oh. Ang green. Matagal na po yan. Pahaba talaga ang variety ng kaman. Pahaba. May pabilog dito, eh. Pero ganyan na lang. Hanggang, kahit pa siya yung mamature, ganyan. Bilog pa rin yan. Dago. Luya. Sige. Mga harvest na lang nila, ma'am. Mga tanin na ho namin yan. Kuwan na. Last year pa. Tanin pa ng luya sa bahay. May pananim nga ako doon. Magdadalawang linggo na, hindi pa natatanim. Paluto na po yun. Yeah. I-try ka ba ito? Yeah. Ano po yan? Ito po yan, yung mais. Ay sus! Dati yung nililinis pa nila yung ano. Yung? Mas. Ginagin. Game, ilang minuto na ito. Mushroom, madali lang. Pwede sa paso, diba? Hindi, may ano yan. Edible mushroom naman po yan eh. Na wild po, no? Oh, wow. Ang sarap yan. Doon po sa kabilagan. Sa mga kalamansi. Tumutubo lang doon. Dito na lang din kinukuha yung mga kainin nyo, ha? Po. Lahat yung mga nakatira po dito. Dito po ay libre na bigas, libre pagkain. Di ko gusto lang nilang bumili ng iba, yung mga panghalo, mga ingredients. Yun. Masipag ka lang po magtanim. Yes. Nababalatan pala yan. Okay. Kasi po pag hindi sabihin natin, madulas siya. Nahalo natin sa mais. Pero hindi lahat klase ng mushroom ibabalatan mo, hindi naman. Ito lang. Ito yung pong isang variety ng mushroom na nakukuha din ng wild, ang tawag po nila ay mamarang, ay hindi po ibabalatan. Yung kulay itim po. Kulay itim po ang balat ng mais. Ang galing. Masarap po yan. Baonin natin to sa kabila. Doon sa ano? May harvest. Mag-ano na tayo? Ito po yung sinasabi ko na talong na napakatagal na. Na namumunga pa rin. Ito po, dapat ko ipupuro na ulit ito para pag nagdahon ulit siya, ay di may bago na naman. Mamang ganda pa rin, oh. Mm-hmm. May bunga ng kalamansi. Variety. Oo nga eh. Nga ako niyan. Doon sa kabila mas masarap mamitas doon. Marami doon po. Mas marami doon. Pasok dito, halos mga ganda dilaw-dilaw nang. May season po na ang mahal ng kalamansi. May season na Diyos ko, 10 piso. medyo mura ngayon. Nagwa 100 pa. Careful lang po, baka madulas. Duckweed at saka po asola. Yan po yung kinakain ng isda. Yes. Daming bunga ng lemon. Madulas lang po dito. May grip na yun. Wala yung grip. Akin na kinawa. Ikaw muna, daddy. Hindi, may kwa naman yung shoes mo eh. Pa-side ka, so. Gusto ko magkaro ng ano dahil change lang ko. Ay, may nabibili po nung seeds. Tama. Madami. Nakakahingi po din sa office ng DA. Marami po yun. Marami. Kahit po sa agri supply. Ano yung pain mo kuya? Shrimp? Uod. Hipon na. Social ang isda rito, oo. Hipon pa ang ano. Mahal. Ayun na sila, oh. Nakikita ko sila. Ang dami?
Ayan na, parating, yeah, parating na sila rito. Nakakita na po sila ng tao eh. Akala pa papakainis sila. Yeah. Alam nila na ano. Puulihin na sila. Shorts yan. Ay, ano? Hindi yung pala hinahabol na. Hindi pala yung sobrang puwersa na ano nang dito po kaya. Buwis buhay yung paghagis. Tapos. Okay na. Okay na. Yan. Tapos. Open. Pag tapos. Sabay bitaw sa pagdami. Ay? Sumabit. Sumabit. Tiyas, sandali lang pa. O, natin lang na. Oh, sige. Pag-agas niyo sir. Sabay bitaw na kami. Okay. Eh? Dibali na. Baka sige, meron na dyan. Pag ikaw na lang kakainin po ng maliit. Ihagis mo na tapos ibigay mo kay sir. At sige. Yun. Yun, doon malalaki. Tapos paano mo nalaman na ano? Hapa. Ramdam po yan. Steady lang po. Naku, maliit yung kumaka dyan. Yun. Yun, oh. Ayun. Ikuan po niya. Yan. Yan. Laki. Wow. May ulam ka na. Yan, makakain yes. Na yan. Direk, meron kang karapatan kumain. Nakamuli ka eh. Uh-oh. Wow. Teka, picture okay. Kita dati. Yan. Oh, ikaw lang. Go, Bob. Ikaw lang. Yung cellphone mo lagay mo sa bulsa mo. Baka malimutan. Bob, ikaw muna. Ayan, yan. Yan, yan. Okay. Sup? Ang galing. Saya. Ganda pa ng kulay. Yes. Okay, again. Kuya? Saan natin ilalagay, kuya? Dito na po sa... Yan na, dyan na. Wow, ulam ka na. Ay. Isang isda, isang pain. Apo. So makakain niya rin. Pupulutin na lang natin mamaya yun. Gusto ko na itang... Hindi siya mawawala dyan. Nandito lang. Okay. Hindi naman siya mamamatay. Mahaba ang buhay. Okay. Uy, pahuli na bang kami? Teka. Pag ganun, no? Yun. Ah, sige po. 1, 2. Yan. Grabe. Mamaya malayo ilang... na yan. Eh, liit yung ano? Yun, may malaki. Saan? Yun, no? Hindi, kinain ba niya? Yun. Yun! Yun! Ay, umayaw. Yun. Maliit siya. Maliit? Tingnan natin. Baka pwede na? Pwede na po. Ang ganda ng kulay, oh. Picture mo si Dad. Nakikisama. Ayan, dami nating uulamin ngayon. Hindi sila tatakbo dyan? Kuya? Ha? Kukuhanin po maya-maya pag nakakuhan lang. Meron yan. Ikot niya. Ikot mo daw, Mom. May huli na. Doon ka, Ella, sa kanya. Nawala? Nawala. Daddy, bato mo nga nung maaari pa. 1, 2, 3. Ah! Yun! Nako, maliliit. Kayang nakagat na niya. Ang daming maliit. Ayun! Yung sumusunod. Malaki. Ay, maliit siya. Go. Kunin mo na dyan. Yun. Kinakain.
Yun, nahuli. Huli na yan, sir. Huli. Tudu! Pantatlo na yan. Yes! Yan, pakita natin. Punta lang po ako dito, kukuhang laga ng kalamansi. Yes, ma'am. Okay. Ang gandang attraction sa turista to, no? Opo, nag-i-start na po kaming mag-ayos. Para... Tapos yun ang kakainin nila. Mm-hmm. A day in a farm. A day in a farm. Ayan. May kumakagat na. Yun na yata. Oh, meron yan. Oh, yan. Sige, ikuan mo. Sige, sige. Oh, malaki. Nagkontra ha. Sumabit. Sige, sige. Diretso mo. Very good. Wow, galing mo, Bob. Taas mo. Taas mo, Bob. Picture mo. Cute. Kapit mo sa'yo, ah. Bob, tapos ka na? Bam! Yes! Yes! Ganyan hawak mo. Ayan, nakahuli na rin siya. Picture, please! Wait. Ayan, dito, dito. Really? Okay. Okay na. Pwede na tayo. Let's go na. Nakahuli ka na rin, di ba? Oo, nakahuli na rin. Okay na. Pwede na kumain. El, ikaw, Ella. Try mo, Ella. O, last si Ella. Oh, sige. Okay, si Ella, last. Ella, ikaw naman, para naman may picture. Oh, kasi birthday mo naman. Birthday mo. Happy birthday, girl. Ay, ayan, sige. Ito na. Ang laki. It's okay. Tapos kayo, ma'am, nagbe-breed ng, ano, ng fingerlings. Yan na yan, inbreeding na po dyan. Lumalaki. Yan na din. Inaalagaan nila sa bibig. Ay, ma'am. Problem. Baka sumabit kasi. Ay, hindi. Yung release po, eh. Yung ganyan. Max. Nakahuli na kagad. Kasi naipon-ipon na sila dyan, eh. Oh, El, ang daming tumatag, eh, oh. Maliliit. Maliit. Maliit. Oh, yan daw ulamin mo, Ella. Good size din yan. Maliit. Pero pwede na. Pwede na. Pwede na. O, oh, Ella, picture ka. Di ba, ang bilis lang po mag-fishing. Ano? Oo. Kung maraming isda yung pan. Tsaka ano, alam mo lang yung alisin yung pan. Pero minsan, may mga pumupunta, hindi talaga sila makahuli. Ba, talaga? Lahat ito yung madaming bunga. Oo, di ba ma'am na, nalang pa kami doon. Lemon. Lemon na green, ma'am, no? Apo. Mayor to, mayor. Ito yung native pipino. Na pipino, yeah. Nakakain siya. Ay, oo. Pinipitos. Ang sarap yan. Sige po, kung ano yun. Ay, huwag ganun ang pagpitas. Ayun o, oh, marami may bunga pa pala din doon. Ito o. Ah, may pitas kayo. Ba't malalaki, ma'am? Oo nga, usually ma'am, di ba yun? Oo, oh, maliliit lang. Ang dami, dikit-dikit. Ayun, dad, ipagulo, lika. Dikit-dikit siya. Ayun, dad, o. Oh. Ano yun na daw?
Maano? Oo, pag hindi, mga pangkain nila. Kung gusto niya ako isama, susumama sa kanina. May pait, ma'am? May pait, ha? May pait. Punta na tayo ng... Sige pa, punta na. Tanda, ikuha mo sila ng isang buwig na lakatan. Ikuha mo ng mataba. Walang magnanakaw doon sa tilapia, ma'am. Alam mo bakit? Nakagating sila ng mga langga. Yan po yung pan dito. Wala po dito ang nagnanakaw. Eh, kahit po anong nakalagay lang dyan yung mga gamit. Dati nga po, nung pandemic, wala akong tao dito. Opo. Mm. Pumapunta lang po kami pag umaga, mag-ganon. Wala. Mm. Pwede naman silang manghingi. Ay, kalimitan mo pati nga, may mga sarili-sariling tanim. Oo. Ay, ikaw ma'am sa bahay, may ano ka din? Oo, meron. Wow. Ito yung sinasabi ko, dito pa lang sa pagpasok, Diyos ko, naninilaw ni mga kalamansi. Mga kalamansi. Ano po ito? Ay, bayabas? Bayabas. Ayan namin, apitasin natin. Ay, oo. Ayan, ayan. Ayan yung masarap pong gata. Oo, oh, yan. Masarap nga po yan. Mami, apitasin po natin lahat dyan. Ang bayabas. Oo. Baonin nyo. Grabe. Masarap po yan sa sinigang na bayabas, na bangos. Sige. Yung bangos na sinigang. Oo. At saka ano, kahit na yung ribs. Ah, nilalagay nyo din sa ribs. Saka pangpangan po, ano yan eh. Talagang lagay na sa... Namunga po tong durian nyo na ito, ma'am? Mm-hmm. Namunga din po yan. Yung isa lang durian nyo? Hindi, meron po ko doon. Konti lang. Kasi masyado na kong malaki yung space na magagamit sa kanya. Oo. Kaya hindi kami makapagpadami. Yung pong galing doon sa pinuntahan nyo, ako po ang mga nagwa nun. Mga talaga, kami po yung nag-graph. Oh, I see. Dati po kami, lahat po itong nungunahan, nag-nursery ho kami dyan. Maraming kape, lahat ng lansones, sarambuta. Paiba-iba ho. Ay, baka bukas ang pinto. Ito ma'am, yung mataas na part niyo ng ano no? Ayan po yung bundok. Aha, ayan po yung barangay Cueva. Ito po, parang paggaling po sa bayan, dyan po sa ibabaw na yan dadaan. Hanggang Marcos Highway na din po. Alabas po nyo na yung Little Baguio. Oo, Little Baguio na. Hindi ko pa napasok yun. Ano ka ba? Galing na tayo doon. KM90. Ang dami mong picture doon. Ah, KM90. Ah, ganon. Ay, pero madilim kasi nung pumunta ako. Ay, naku, lalo na ngayon, mapag. Ang dami ng mapag. Nakapunta ka na, mami, doon. Walang bes ka na pumunta doon. May amnesia ako, mami. Amnesia. Hindi lang sa ano niyo. Saan mo ka napunta? Ay, tapos pag naalala ko, ay, uga! Bigla na lang ako magbubulat. Amnesia. Malilimutin. Ang ganda ng pan dito. Ako, maganda. Mas maganda po dito kasi napag-aralan na namin kung paano gawa. Trial lang yung nauna. Yung mga mali nyo, hindi nyo na inulit dito. Hindi na ako inulit. Nakapaligid talaga po ang kalamansi. Mm-hmm. Kasi yan po yung pag-maintain namin sa mga tao. Yung kita namin dyan. At dito na lang po kayo ko. Dito na lang po. Para ho, pangbayad namin sa labor. Yes. Kaya na naman po namin makasolo. Ang income po namin dito yung isda. Mm. Operating expenses po namin yung sa high value. Ang galing ha. Pambayad namin po sa mga tao din yung sa rice. Kapatid ko po iwasan siya. Yung... Kasabay ko po siya yung pumasok dito sa farm. Ayan. Siya po lahat yung siya po yung panay-ipin naka administrator dito din. Supervisor din siya dito sa mga isda. At siya po yung breeder dito. Na nagbibili. Ma'am Lorna, ano yung surname niyo? Ako po ay Alban. Siya po ay Jaime Dita. Dito. Ayan. Si Ma'am Lorna Alban, naalala niyo po yung nadalaw na tayo dito last month. At binigyan tayo ng patikim na tour. Ngayon ay siseryosohin natin yung detalye ng bawat ginagawa nila dito. At mag-start tayo sa aquaculture, particularly yung ornamental fish. Yes pa. Ayan. At si Sir Ma'am, kapatid mo pala siya. Kapatid ko ho siya.
So yun, kasama na natin sa Sir James Dita. At sir, anong position mo dito sa farm? Pag-aalaga ng isda ako, akin lahat. Ako yung pinaka... Basta isda sa'yo. Oo. Breeder nyo to? Breeder. Yan yung babae. Babae to? Oo. Koi, Japanese koi. Malalaki. Ilan taon na tong koi mo? Ba, siguro yung iba dyan ay mga 15 years. Oh? Kasi galing pa yan doon sa kabilang farm. Kasi itong farm na ito, bago lang. Ito na nabili ni boss ay 2015. Ah, yung pinanggalingan natin kanina. Oo, doon kami nagmula. Mm. Yung mga lamil niyan, na doon sa Pispan, mga female lang to. Female babae. Din to? Oo, tayo lahat. Ilang kilo yung isang isda na yan? Eh, hindi ko lang masasabi yan, sir, at hindi ako nagtitimbang eh. Siguro yung pinakamalaki niyan ay 3 to 4. 3 to 4 kilos. Kilos. Lahat yan, breeder. Galing, ang dami ng inanak nito. Ang dami na. Lahat yan galing kwan, Japan. Oh, original galing Japan binili to. Binili pa yan ni boss doon. Mamahal nga yan eh. Nabawi naman na eh. Nabawi na. Dami ng naianak niya. Dami na. Biro mo, pinakabaya, 15 years na. Iba niyan. Hanggang ngayon, malakas pa rin mga anak? Lakas pa rin. Conforme din sa kwan, sa panahon. Kasi pag taglamig, eh, mahirap. Ayaw siyang manganak. Ayaw manganak. Kasi ng lalaki, ayaw ng malamig. Ito naman, ano to? Mga red platy. Ibang isda mga, to? Oo. Breeder din? Hindi, diyan na sila nanganganak yan. No? Ano yung dala ko kanina doon eh. Mga ay, mandala-dala mo kanina. Naglipat ako doon kanina. Ayun o, oh, may isa. Madami kasi yan eh. Pag yung pinapa... Pwede ito manghuli? Pwede naman. Hindi ko nadala yung pakain. Napakain ko kanina eh. Kung hindi, kasi yan, pag hindi pinakain, andito lang tiyala eh. Mm-hmm. Ayun ang pakain. Para dito sa lahat. Oo. Ito rin, kaparehas din lang niya. Oh. Kabila. Ayan naman ang kabila. Oh. Mga goldfish. Andun yung mga breeder na iba eh. Ng goldfish, yung lobster. Ito, ano to? Ganun din, mga plate din lang yan, balon plate. Silver naman. Meron din kulay itim. Ito yung mga pang, ano, pang grow out ko na, pinili ko na dyan. Alin kuya? Padala ko na sa pet shop. Ito? Ito. Galing na siya dyan. Dadali na sa pet shop to? Oo. Tuwing kailan kayo nagdadala sa pet shop? Weekly. Weekly na uubos? Malakas namin ngayon, lobster. Yung namin ano, yung lang, ano, crawfish ba yun? Oo, crawfish, oo. Nakakain ba yun? Nakakain din. Wala. Kukunti laman. Tigas. More on ornamental din siya? Pero mabenta siya, mahal pa. Pag malalaki, wholesale niya, 70. Puro goldfish na yan eh, mga pangko na yan eh. Ang grow, pinapalaki ko lang. Ito sa dulo, pampadala na to eh. Kinakain kasi ng ibo pag sa labas. Ibon? Oo, bakaw. Dami ka, dami akong kalaban. May net. Ang dami akong kalaban dito. Ano? Dito ko nalang pinapalaki. Kaya hindi mo nalang linalagay sa palam? Hindi na. Yung similya, pag bagong kwal lang, yung mga 2 weeks, sa pan ko nilalagay. Pag medyo malaki na ganyan, nalagay ko na dito. Dito na palalaki. Dito na papalaki. Ilang isdang inaalagaan mo? Dito? Hindi ko na makuha. Mabihila. Ang dami ng... Ang dami? Oo. I mean, ilang klase? Ibang klase ito. Ang dami na yun ng klase. Dati ako may mga angel fish pa, flower horn, Oscar. Eh, sabi ko, boss, hindi ko nakayalin eh. Nagbawas kami. Pero napakadami ko dati lahat ng klase. Lahat ng klase? Fighting fish, lahat ng klase halos ng goldfish. Mga oranda, yung mga dami ko dating alaga. Eh ako pa, nahihirapan. Puro aquarium dati. Tinanggal ko na.
alagaan ko ng angel fish. Yung tayo, duman, pabila. Kata nyo yung mga breeder ko ng lobster doon. Ito yung one eh, breeder ko ng lalaki. Ng... Nga, tingnan nga natin. Napakain ko din kanina eh. Ito yung lalaki nung Japanese ko na breeder. Ayun, no? Kasi pag sa pansya, hindi siya nakakuha ng similya. Hindi siya nakakapagpanak. Yung lalaki? Oo, hindi siya umahabol. Ayaw kasi niya ng malamig na tubig. Nawawala yung similya niya. Ano na rin ba? Paano ang breeding nyo? Natural pa rin o ano na? Natural pa rin? Kasi natural kukunin mo lang yung similya. Hindi, pinagbisama ko sila sa isang konkretong. Ah, yung pagsasama mo talaga. Doon ako nagbibreed sa kabila. Ito yung mga anak niya, akwal lang. Sa buwat kalahati lang, harvest na kami, pinipili lang magaganda. Ginagawang feeders, pampakain sa mga... Oo, tapos ito yun. Oh. Ito na yun eh. Nuhuli namin, tapos pipilian. Saan feeder nyo saan? Pampakain nila sa mga, binibenta nila, pampakain sa mga arwana, ganun. Ito, mga panghuli ng... Uy! Oh, pipilian ko lang siya ng magagandang kulay. Pati yung magagandang kulay, pampakain lang? Oh, hindi. Yung magagandang kulay, pinapalaki ko. Mahal yung magagandang kulay. Mga kuhako, sangke. Pero yung mga plain lang nakuhan, feeder na lang. Oo. Kasi hindi aring walang feeders dun sa pet shop ni boss. May naghahanap talaga ng feeder. Oo, yun ang kailangan nila eh. Pag wala na itong nahuhuli siya, i-dedrain na namin yan. O konti na lang. Paano nahuli yan dyan? Sa... Paano napupunta yan dyan? May buta siya dito, sa gilid, tatlo. Ah, ayun, pag napasok yun, dyan, hindi na makakalabas. Hindi siya makakalabas. Ang tawagin ito, bubo eh. Ang dami yan. Hindi siya makakalabas niyan? Hindi siya makakatalon? Hindi. Hindi, yung iba tumatalon. Pag yung natagal lang, hindi agad na itaas. So yun, may lamang, may isla. Kaninong maga, kinuha na yung laman yan eh. Tapos binalik niya ulit. Ganun lang ang paghuli mo, ganyan lang, natural lang. Natural lang. Baga talagang marami, yung lalambat namin niya, pinupukot. Ganun. Oo. Kasi hindi pwede maraming lamang pag dinidrig kasi dahil namamatay. Tapos minsan dahil pang ibon, pag yung inaabot ka ng, hindi mo agad napuntahan. Daming tagak, bakaw. Peste mo pala yung tagak. Oo, saka yung bakaw. Eh, dyan pa naman sila tumitira. Mga puno. Ayan o, nagde-drain kami. Bukas pa namin masisim. Saan nagde-drain nyo? Ayan o. Ito? Oo. Koy din ang laman yan. Feeders din. So walang ano no? Walang tapon no? Eh. Oh, wala. Pangit, feeder, feeder, automatic siya. Automatic. Tapos yung mga size niya, may kanya-kanyang presyo. Hindi lang, hindi ko alam kung magkano. Kasi sila nagpukuhan eh. Nagpe-presyo niya sa pet shop. At ito, ako halos nang gumawa nito. Ng mga pan? Oo. Wala si boss dito ng engineer. Ito, kumunoy. Anong kumunoy? Yung talagang umuuga siya. Ito, tinambak lang to. Tapos siya, kakaamin pa to. Boss pa to, kabila. Hindi pa nagagawa to? Hindi pa. Kinulang kami sa panambak na lupa, pampilapil. Ito mga pilapil namin, galing lang doon sa kabilang pispan. Kinukay namin. Kasi nga ito, yung parang ganyan, kumunoy. Parang yung, swamp? Oo. Oh, oh. Hanggang ngayon, kumunoy yan? Oo. Oh. So, pwede kang malubog dyan? Pwede. Pero hindi naman kwatsa, gawa ng damo. So, dito ako nag-breed ng koi. Sa dalawang pispo. Ito yung breeding pen? Oo, oh, itong dalawang to. Pero pagkuhan, lalagyan ko din ng mga pang-grab. Mga pang-padala ko na yan sa pet shop eh. Sibungkin naman yan. Ano, hindi to ano, hindi to feeder to, hindi. Hindi naman, malaganda. Magaganda to. Pero yung iba niya, ginagawa din feeders, yung mga pangit niyan. Sa arwana nila pinapakain. Kasi kahit malaki, kain ng arwana eh. Ito naman, oh, black molly naman to.
Ang itim. Madami akong isda pang hindi ko nahuhuli pa eh. Ang itim. Ang ingay mo. Ito. Ito sa... Ito naman yung kuhan. Sinuli dito sa bubo. Ito. Ang kanina? Oo. Tapos siya, pipilian ko pa ng magagandang kulay. Ulit ah. Napilian mo na to? Hindi pa? Hindi pa, hindi pa. Yung ako, pipilian ko. Ito yung napilian ko na eh. Salaw mo. Ayan. Ayan, gano'n talang yan. Tapos ikwento mo sa amin, kuya, paano yung bakit siya naging maganda, ba't naging pangit. Ayan. Ito. Hindi natin. Kay boss din ako natutunan dito. Kasi si boss mahilig talaga sa isda. Mm. Hindi madilim eh. Salamin lang ako. Hindi ko kita. May salamin? Oo. Okay. Ito. Ito, pag mga ganitong kulay, yan, good siya. Mga ganda good yan. Oh, paglaki, oo. Oh, oh. Kuha ko. Mm-hmm. Kasi dati, napakarami kong breeder ng koi. Mga may dilaw, may platinum. Mm-hmm. Wala nga. Ganito lang natira sa akin, kulay. Ayan, dito yan. Tapos ito, ibabalik ko sa pan. Pag nakapili, papalakihin yan. Yung mga maganda? Oo, mga 6 to 8 inches. Tapos pipilian ko pa uli siya ng mas maganda pa. Papalakihin ko naman ng 12. Tapos yung reject doon, ano na naman, feeder na naman. Hindi naman, kasi malalaki na siya eh. Bebenta na yun sa pet shop ng 300, 500 yung isa. Ganun. Ito, mga sangke. Ito ang mga feeders na ganun. Ito, plain, ganyan. Alin yun ang pangit? Yan? Ayaw, ganyan. Mga plain. Ito, mga ganito. Itim, sa dilaw. Ito. Pero conforme din sa bumibili kasi mayroong bumibili na kursunado yung gantong kulay. Hindi sila pare-parehas eh. Yan, ano yan? Maganda ito yan. To, magaganda to. Ito, ganito. Maganda kasi itong paglaki, mga kuhako. Wala puti siya. Oh. Natagal, bago ako natuto dito. Taon. Ayan. Yan, maganda yan. Maganda yan. Ito pa, oh. Yan. Dati, napakarami kong kulay nito, eh. Nakamamata yung breeder ko. Yan, maganda ba yan? Ito, maganda. Yan. Sangke yan. Oh. Bakit? Ayan, oh. Sangke po yan, oh. Tatlong kulay yan. Okay. Yan. Ito. Tingkan. Yan, maganda yan. Oh, maganda po. Ito nyo po yung buntot niya, kulay pula. Ganda po ito paglaki. Kailangan po dito pati yung matitingkad ng kulay. Yung kitang-kita nyo, yung pattern. Ito yung ginaganda po din dito, nasa pag-debreed. Okay. Nang kuha, pag lalaki at babae, kailangan magka-match. Yung magulang. Kasi minsan yung lalaki, hindi niya mapaitlog yung kapartner niya. Kaya minsan, madaming pangit na lumalabas. Pero wala naman kaming natatapon dito. Pagpangit, teethers. Kulang at kulang ang isda namin dito eh. Lahat yan sa ano yun lang, sa sarili niyong pet shop lang. Kay boss. Hindi sa akin kay boss eh. Oo nga, yung pet shop ni boss. Oo. Tatawag lang ako pag pwede nang pabiyahin yung truck. May kargahang sadya kami, may erator. Meron pang maganda? Eh, wala na. Wala na? Wala na, oh. Ganun lang kaunti yung maganda? Oo.
Kukunti. Talagang sa 6,000, pag na swerte mo, pagiging naka 200 pieces. Pero pag maganda talaga yung breeder, kagaya nung una namin dati, halos 30% nakakakuha kami ng maganda. Kasi itong koy, ilang pili ito eh. Yung, yan, lalaki ng 6 to 10, ganyan. Tapos pipilian ko pa ulit siya. Sa mo ilalagay niyo itong pinagpilian? Ah, dito. Ah, sige, halagyan. No, sa Martes, papakuha ko na to pag yung kumpleto na kami. Ng sa truck. Kasi hindi ko maipakuha ng hindi kumpleto. Kasi ang mahal daw ng kurudo, habi ni boss. Isa pa. Yung anak na red tilapia, ginagawa din namin feeders. Ano ang pinag-feeder nyo rin? Isa pa pa. Isa pa. Mahilig kasi si boss ako eh. Nung una, puro kuwang kami. Experiment. Dati? Oo, lahat. Puro experiment. Ngayon, hindi na nga nag-experiment. Hindi na. Ang daming sinayang ni boss. Unti mo mga panghuli, lahat ng gamit. Saka yung mga natural food nito, yung mga dapya, sari-sari. Yan. Yan o. Ito talaga yung kuhan. Hanggang sa lumaki siya, maganda. Yan. Ito. Itas mo konti ko yan. Okay. Itas mo konti ko yan. Bakit? Yan. Bakit maganda yan? Kasi yung pattern niya, oh, matingkad. Kasi pag wala siya sa tubig, nag-iiba siya eh, oh. Pero pag siya sa tubig siya, oh, maganda. Pag tinaas mo, oh. Pero meron pang mas maganda sa rito. Oh. Okay. Madami pang mas maganda. Yung mga tao dito, tinuturuan ko nito talaga ayaw eh. Hindi sila matuto? Matuto, nahihirapan. Wala silang tiyaga eh. Ako lang ang nagtiyaga kay boss. Pero matatagal na din sila. Kaya nga lang, hindi sila marunong pumili. Tinuturuan ko yung aking misis. Nagluluto na sa kabila. Pa. Oh. Nung una talaga, sadyang magaganda lang pinipili ni boss. Sadyang pinapalaki lang. Pero ngayon, sabi niya, ang tao, may kanya-kanyang gustong kulay. Sa atin, maganda. Sa kanila, pangit. No, sa tao na, no? Oo, nasa ako na. Sa bumibili. Merong may bumibili, mga doktor, ganyan. Ayaw nila na may itim. Malas daw sa negosyo. Gusto niya yung mga platinum, dilaw. Ayun, wala na naman kami. Sabi mga kay boss, mag-order ng breeder eh, para bago uli sa tao. Okay na, wala na. Wala na? Grabe, no? Kunti okay lang. Lobster, tipid pa kasi ang pakain niya lang, mga Big Mang, Guppy Grass. Eto, andito yung mga breeder ko ng lobster. Ito. So lahat to, papuntang pet shop ano na. Pet shop. Oo. Nung Martes, madami akong natira lang to eh. Mga hindi na kinaya ng truck eh. Ito, lahat to eh. Ito, sibungkin at saka goldfish. Yan. Sibungkin. Magaganda na yan. Oo. Hindi, lawak-lawak siya. May maganda, may pangit. Bahala na yung pet shop magbenta niyan. Sila na yung nagpe-presyo niyan eh. Hindi ko kasi alam yung mga presyo ng ganyan eh. Sige kuya, anong next na papakita mo sa amin? Ito naman, yung breeder ko ng lobster yan. Ah, okay. Oh. Ito yung mga anak niya, oh, yan, oh, similya niya. Yan. Ito yung pagkain nila, eh, Guppy Grass. Saan nanggagaling naman yan? Sa fish pan, pinaparami namin. Ah, may fish pan kayo na yan na pinaparami? Oo, pinaparami. Tiyafanan lang yan. Tapos kuha tayo, meron din may puti dito eh. Huli tayo ng breeder. Mm-hmm.
Madami akong breeder niyan eh. Ilang kita kasi yan eh. Eto, dito ko nilalagay yung anak niya eh. Kabilang ka. Magkano isang ganyan? Ako conforme sa laki. Yung pinakamaliit niya, ang wholesale, 30 pesos. May 50, may 70. Mm. Yung pagka-retail naman, may conforme din sa pechat. May 100, may 250. Sa nagbebenta. Ito. Anong ipapakita mo? Huwag natin yung mga breeder. Baka meron may itlog dito. Tayong babae at lalaki. Yan sila nagtatago? Oo. Kasi pag sila naglulo, no, tsaka yung may itlog, dito sila nagtatago. Kasi pag sila nagpalit ng balat nila, kinakain. Nino? Nila. Kapwa niya? Oo, kapwa niya. So, hawak lang ako, kuha lang planggan para kita natin yun. Talagyan natin. Breeder to kuya? Oh, breeder to. Oh. Ito yung mga similar niya. Ito yung itlog niya. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.